Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Annlie Joy. I am back for another video regarding po sa tax refund application. And may mga nagtatanong po kung magkano yung natanggap ko. Ito nga, medyo sad po. 5 years po yung in-apply ko from 2017, 2018, 19, 20, 2021. Pero guys, nasayang po yung 3 years ko. Imagine nyo yun. Nasayang yung 3 years ko na pagbabayad ng tax kasi hindi ko nakuha yung tamang amount na marerefund sa akin. So, why? Ano yung reason bakit mo sinasabing nasayang? Simple lang po. Naalala niyo po ba nung nag-pandemic, sobrang baba po ng rate ng yen, di ba? Umabot siya parang hanggang 38 lang yata yung palit ng isang lapad. So, syempre, tayo, OFW, gusto natin na, siguro nakaka-relate naman din yung marami sa akin, hindi lang ako. Naghangad din ako syempre ng mas malaking palitan. So, instead po na magpadala ako sa remittance center, nag-try po ako sa mga palit peso kung saan mas mataas yung rate na binibigay nila. The problem with the palit peso is, hindi naman po ako na-scam, no? Kasi lahat naman ng palit peso ko nakarating naman sa tamang panahon. Ang problema ko lang po sa palit peso, hindi po kasi yun legal dito sa Japan. So, wala po silang mai-issue na proof of remittance mo. Diba? Kasi pag palit peso, itatransfer mo yung yen doon sa taong kausap mo. Then, yung taong kausap mo, magta-transfer ng peso doon sa papadalan mo sa Pilipinas. Unlike kapag remittance center, meron kayong resibo. Yun yung ipapakita mo naman kapag nag-tax refund ka. So, imagine you guys yung 3 years na nasayang ko. Kasi wala po talaga akong transaction with iRemit on that particular years dahil nga po nagpalit peso ako. So, Shoganai, learn from your mistake. Ano yun eh, naghangad ako ng mas malaking palitan pero hindi ko nakuha yung tax refund. Ang nangyari sa akin, after 2 weeks po, na-receive ko po yung amount from the tax office. Parang maliit lang yung amount, hindi siya ganun kalaki. Hindi ko na lang babanggitin, baka singilin niyo ako sabi ganun eh. September ko kasi yun in-apply last year. So September, after 2 months, no, meron ulit akong na-receive na notice from tax office. Tapos makakatanggap ulit ako ng ganitong amount. Hindi ko alam kung bakit ganun. Kasi nga, hindi ako masyadong makapag-communicate ng Japanese sa kanila. So, tinatranslate ko lang yung document na natatanggap ko through Google Translate. Ay nakalagay doon na magkakaroon daw ako ng tax refund pa. Betsu pa doon sa unang natanggap ko. Hindi ko alam kung paano yung computation. Basta dumating lang po yun from the tax office. Then automatic pumasok na po sa account ko. So, napakalaking tulong. Ang lesson po dito, ano, as much as possible po, kung gusto nating makapag-apply ng tax refund at makuha natin yung full amount na kailangan natin, mas maganda po talaga sa remittance center po tayo magpadala ng ating mga remittances. Pero meron po tayong proof of remittance o meron po tayong resibo na ipapasa sa tax office. Yun lang po yung i-share ko, no? Pero hindi po ako against sa mga palit peso. Of course, choices natin yan kung saan mo gustong magpapalit. Wala namang problema doon. So, yun lang guys. And ano pa ba yung mga common na tanong? First step, of course, is to contact your tax office and then sabihin nyo na mag-apply po kayo ng kakotation koku, magpa-appointment po kayo, and kung marunong po kayo Japanese na, kung sino man yung makakausap nyo, pwede nyo na po siyang tanungin kung ano-ano yung mga documents na kailangan nyo pong i-prepare para pagpunta nyo doon sa tax office, tuloy-tuloy po yung application, hindi nyo na pa kailangan bumalik pa kasi syempre, sayang yung time nyo, sayang yung gas, sayang pamasahe kapag mag-detensya kayo, diba? Yun lang. And i-translate nyo na din po lahat ng document para sure. Kasi mas maganda kasi mas mapapabilis yung transaction ninyo kapag translated na lahat para hindi na sila magtanong. Makikita na nila yung relationship mo. Ito yung nanay mo, ito yung kapatid mo. Kung sino man yung dependent mo, makokonnect na nila yung relationship mo. So, yun lang po guys. Yun lang yung gusto kong ipahabol about sa tax refund application. So, I hope nakatulong po ito sa mga kamabayan natin na gusto pong mag-try na mag-apply po ng kanilang tax refund. Please, like and subscribe po sa aking channel para maging updated po kayo sa mga susunod pa nating mga tips videos. See you on my next vlog. Bye!